Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Na kung kaninong energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. Truly, you're happy. Pero parang disappointed ka, no? Masaya ka, you feel the happiness, you're successful, living a life na fulfilled naman, daring ka, bold, grateful about life, no? Pero meron kang disappointment eh, possible sa inyo ng person mo, na para bang hindi mangyari yung inaasahan mo dito, no? Or nag-heal ka na with the Four of Cups in reverse na nagagawa mo mag-move on sa sadness, no? And sa kalungkutan, yung ganyan. And also, we have here the Sidhi. Para bang nagkakaroon ka ng inspiration, guys, no? Inspiration, and yung naka-recover ka na guys pa. Yung naging nagkakaroon ka na ng energy, nagagawa mo na yung mga daily activities mo, nagagawa mo na yung obligations mo, no? Na parang masiyahin ka na, nagiging active ka na with the sun, no? And also, in tune ka na, no? In tune. Leo, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano pang information about you right now? Oops. Oh. Wow. May wish ka ditong gusto mo magkaroon ng union sa inyo person mo. Or a reconciliation. Balance. A person na mahal mo. May wish ka na magkaroon ng union or kaya ay reconciliation. And possible dito ay matupad yun. A person na you care a lot. You love this person so much. Emotionally, hindi lang basta sa katawan, guys. No? More on emotion to, guys. Eh, na mahal mo itong person na to, eh. Love na love mo itong person na to. Siya yung wish mo. Siya yung hinihiling mo. Siya yung nais mong kasama sa buhay. Siya yung gusto mong magkaroon ng relationship. Again, kung past person or kung new person to ay magkaroon ng relationship or union sa yung dalawa. This person makes you happy, comfortable, and stable emotionally. Balanced. Parang proud ka ba, no? Parang so comfortable yung pakiramdam mo with this person. Comfortable ka. Cancer, Scorpio, Pisces. Ibang deck. Main energy mo dito. Ano ba yan? Main energy mo. Ayusin ko. Main energy mo. The devil.
Yeah. And we have here the Page of Cups. Parang hinahunt yung isip mo na hinahunt ka ng alaala ng person mo. Ayan o. Na possible yung mga tao sa paligid mo or yung kung meron ka kasama na possible na parang nagwawala ka. Bakit ba hindi ko makalimutan yung person na to? Na parang naging ganon ka. No? Nahirapan kang makalimutan mo yung person mo na yan. Hindi mo wala sa isipan mo. Bakit ba hindi mo wala sa isip ko? Parang ganon ka. And parang natatakot sa'yo yung ano, yung nagugulat or natatakot or na parang nasa shock yung tao sa paligid mo. Maring family mo or kung may karelasyon kang iba. Or kaya ay kung meron kang best friend, yung ganyan, yung pagkasama mo siya, ay nagugulat sa'yo. Bakit ba hindi ko makalimutan yung person ko na yon? Parang ganon ka. No? Na hinahan ka ng alaala niya, yung ganyan. Na problema kung paano mo makalimutan yung person mo. Para bang you're addicted sa person mo. Yung ganyan. And we have here the Strength. You're strong as a person. Oh. Napaka-strong ng bond yung dalawa. Napaka-strong ng naging samahan nyo or malapit yung loob mo. Napaka-close ng feelings mo. Feelings mo talaga eh. Feelings mo yung close na close sa person na to. Na intense, yes, with the Devil card or the Shadow side, intense yung pagnanais mo na nasa tabi mo palagi yung person na yan. I want to be with that person. Yung gano'n na you will feel comfortable na, happy ka na, contented, yung ganyan. Yung stable ka na. Kasi nandiyan na yung person na yan, hindi ka na natuturete. Hindi na natuturete yung utak mo, hindi na, para bang hindi ka na babaliw sa person na yan, ha? Yung ganon. Stable ka na, lalo na psychologically, emotional, mentally, no? Kasi, nahahan ka nga ng alaala ng person mo yun. Ang problema ko, paano siya makalimutan? Oh my gosh. Para bang gusto mong akapin yung person mo. Love na love mo. And also, we have here the Page of Cups. Gusto mo mag-reach out. Yeah. Gusto mo kausapin yung person mo. Gusto mo magsimula kayo muli. No? Or kahit mag-start sa from the beginning again. Or mag-start sa small. Yung ganyan, no? New person or past person. Possible it's your past person kasi bakit hinahan ka, no? New person or past person, guys. Capricorn, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces. Energy ng person mo. Lumalayo ang iyong person. And what we have here is the Moon. Hinahide niya or iniiwasan niya. Ipag-deceitful with the Moon. Lumalayo siya na parang tricks niya lang yun with the Moon. Why? Clarification of this. Or cards pa nga para ma-clear ko kung ma-clarify kung ba. O kung ano ba talaga. Okay, yeah. May tricks to para ma-heartbroken ka, masaktan ka. Para hangarin mong makasama siya throughout your life. Na mag-interesado ko sa kanya. Lumalayo siya para... Or sinasabi niya sa'yo na lalayo na siya. Yung parang ganun, no? Or kaya ay pinaparamdam niya sa'yo na lumalayo na yung loob niya sa'yo. Yung ganyan na... Na parang wala na siyang pake. Yung ganyan, no? Na iniwan niya na yung connection niyo. Yung ganyan. Pero it's a deceit or it's a scheme. Scheme ng person to na para and umingiti pa siya, no? Para maghabol ka. Para mag-take ka na ng action. Para gumawa ka na ng move. Para mas lalo kang mabaliw sa kanya. Yung ganyan.
mas lalo kang magiging interesado sa kanya. No? Ayan. Para mag-spark yung interest mo sa kanya. Yung parang magkaroon ka ulit ng interest sa kanya. No? Maaari ka sa kanya. Yung ganun. Na ma-realize mo na kulang. Kulang, siya yung kulang sa buhay mo. No? Na malungkot ka or heartbroken ka without your person. Ma-feel mo yung emptiness, yung kawalan niya. Na ma-feel mo na, kunwari, yung ma-feel mo na, ay, lungkot ko naman wala yung person ko, parang ganyan, no? Na gusto ko makasama yung person ko, ganun yung gusto niya mangyari. Ganun yun yung gusto niyang ma-feel mo and ma-realize mo na kahit pa meron kang new person o iba, ay yung mamimiss mo siya, ay yung siya yung hangarin mong makasama mo sa buhay mo. Ayan. Na? Ang lungkot ng buhay mo, so painful, without your person, na para bang namuhay ka na lang mag-isa, yung ganyan na, na para bang ang laking kawalan niya, yung ganyan, di ba? So, we have here this Three of Swords. Libra, Gemini, Aquarius, with the Lord of the Shadows. Number 13. Ano to yung mga... Ano to? Shadow side. Ano to? Capricorn, guys. No, Capricorn to. Devil card. And also, we have here the Battle Wagon. No, gusto niyo ma-obsess ka nga sa kanya eh. No? Obsess. Ma-addict. Mapuno ka ng interest sa kanya eh. And the Battle Wagon, Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces. Matigas tong deck na to. Palitan natin. Feelings ng person mo ngayon towards you. Feeling niya magtatagumpay siya, guys, eh. Pero, feeling niya lang yan. Feeling niya pa lang yan. Feeling niya magtatagumpay siya na parang wini-welcome yun na yung success, na magsasucceed siya, yung ganun. With the Two of Swords, actually, hindi niya pa talaga totally alam. Unknown pa para sa kanya. Hindi niya pa na, totally nakikita, hindi pa clear sa kanya. Kung anong next na mangyayari sa inyo. Parang nakatakip pa yung mata niya, parang ganyan. Na parang nakapiring pa yung mata niya, parang ganyan. Hindi niya alam kung ano yung magiging direksyon, kung ano yung papupuntahan niyan, ng connection niyo. Pero parang bang nagiging positive to. No? Positibo lang siya, kahit hindi pa klaro sa kanya. Hindi pa klaro, wala pang confirmation from you. Okay, masaya siya ngayon. In short, kasi nagiging positibo siya eh. Pero at the same time, para nahihirapan siya, no? Naku-confuse. Meron pa siyang hindi alam o hindi klaro sa kanya. Yung about sa connection niyo, parang feelings mo sa kanya, or kaya ay kung ano yung magiging actions mo, kung ano yung mapupuntahan, or kung ano yung papupuntahan ng connection yung dalawa. Anong feelings mo ngayon sa person mo? Mahal mo siya. Ngayon, minamanifest mo siya. To the point na gagawin mong lahat, kasi obsessed ka din eh. Mahal na mahal mo pati ito eh. Emotional ka, sensitive ka, ang dali mo masaktan, no? Ang dali mo masaktan pagdating sa person na to, para bang ang dali mong umiyak, no? Ang dali mong umiyak, ang dali mong lumuha pagdating sa person na to, nagiging emotional ka, na to the point na gagawin mo ang lahat para sa pag-ibig sa person mo. Mamanifest mo lang yung person mo na magkatotoo itong manifestation. Hmm? Come to me, baby.
na maging realidad, na maging realistic yung manifestation, magkatotoo na ba? Ganun. Anong gusto mangyari ng person mo sa inyong dalawa? Anong gusto niyo mangyari? Ano bang gusto niyo mangyari sa inyo? New beginning to, guys. Action. Moving forward na connection na hindi pa atras, hindi pa pasugod pa pasulong to, no? Pa hindi pa urong, kundi pa kumbaga paano to eh? Pa sulong, no? Pasulong, pasulong ba yan? Pa forward, no? Hindi backward, no? Tuloy-tuloy lang. Walang atrasan, yung gano'n, no? Yung gusto niya yung tuloy-tuloy, no? So, kung pinupurso mo tong purso mo na to, ay tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy mo lang. Kumbaga, buo yung loob mo, maging buo yung loob mo na i-purso mo yung person mo, or maging buo yung loob mo. Maging, or both of you, maging buo yung loob nyo. Na, kumbaga, go kayong dalawa ba na? Magkaroon na ng new beginning, and your person here is hoping na magkaroon na ng new beginning. So, this person is hoping na magkaroon na ng another start or another relationship sa inyong dalawa. And buo yung loob niya, guys, eh. Tuloy-tuloy lang na mag-move forward, no? Ma-achieve niya yung goal niya na magkaroon ng new beginning, na mangyari tong hope niya. This person is hoping na magkaroon pa ng new beginning or another chance for the both of you na magsimulang muli. And yung possible, mag-grow na. No? Mag-grow na yung sisimulan nyo. Yun yung nice na yun. So, let's see kung ano naman ang nice mo mangyari sa inyo ng person mo. What's this? What we have here is the Battle of Wagon, the Lord of the Shadows, the Three of Swords, Knight of Wands, and the Moon. Yung person mo. Yes, yun yung gusto mo, makasama mo yung person mo. Kasi pag wala sa piling mo yung person mo, ay ang lungkot-lungkot mo, nasasaktan ka, kailangan mo ng partner, and yung person mo lang ang gusto mo maging partner in life, no? And with the Battle Wagon here, na dumating na yung person mo, or kaya ay pa-move forward na yung connection yung dalawa. And you want to know, gusto mo malaman yung mga nangyayari sa buhay ng person mo. Magkaroon na ng movement, action to. So with the, gusto mo talagang malaman yung mga nangyayari sa buhay ng person mo. As what your person wants na maging reaction mo or maging the way you think, kung ano yung nais niya mangyari. Ganun yung ginagawa mo, ganun yung gusto mong, nagiging stalker ka ng person mo, nagiging ano ka dito, nagiging interesado sa person mo and gusto mong makapiling yung person mo. As what your person wants. Your person here is a manifestor. Kung ano yung gusto niyang mangyari, kung ano yung gusto niyang maramdaman mo, kung ano yung gusto niyang gawin mo, ay nangyayari. Marunong kung person mo mag-manifest, no? Let's see why. Bakit? Ano bang energy ng person mo dito? Oh my gosh. King of Pentacles. King of Pentacles, stable. Hindi ito magpa, hindi ito magpa kumbaba, guys. Possible Mary. Or, pinapangarap niya magkaroon ng stable life. Stability sa inyong dalawa.
Pero still, confused nga eh, Two of Swords Zero. Confused, hindi niya pa rin alam kung kung ano yung magiging result nito, ano magiging desisyon, ganyan. Pero stable. Possible nga ay may ari-arian to, King of Pentacles. Or kaya napaka-hardworking ng person mo, no? With the King of Pentacles and always busy. With the Five of Swords ay hindi madaling mapa-oo tong person mo. Hindi madaling maayon, no? Sa usapan. Eh, kumbaga, hindi siya madaling mapasuko yung ganyan. Siya yung person na hindi madaling makipag-ayos sa person na to. Gusto niya yung kung anong gusto niya, yun yung masusunod. Yung parang gano'n siya. Na nakikita ko dito may self-worth and marunong mag-value ng sarili niya. No? Parang gano'n. And parang may pagka-superior. No? Hindi siya madaling makipag-ayos. Or kung kunwari ay gusto niya yung lamang siya palagi. Iba niya, nakalamang. Or lamang, no? Ayaw yung palamang. Ganyan, no? Yung person mo. And with the Four of Wands, may wish siya dito, guys, yung person mo na to live a stable life. And yung makapiling ka. Ganyan. Possible yan yung wish niya na, na makasal kayo. Or else, with the Four of Wands, magsama kayo. Hindi naman importante yung marriage actually, no? May importante nagsasama kayo. Pero sa panahon ngayon, yung iba nga, hindi na. Hindi na nga nagpapakasal eh, yung iba, no? Pero importante nga din naman yung marriage sa iba, no? Ayun, no? Gusto yung may understanding and may harmony. Yung stable yung pagsasama nyo, ganun yung wish niya eh, na masaya kayo together and living a healthy life, see, mga fruits, no? And as a husband and wife, yung ganyan. And peaceful yung buhay nyo, stable, masaya kayo. Yung nagsasama, na parang normal na mag-asawa, yung ganyan. And tingnan natin kung ano yung gusto pang mangyari ng person na to sa inyong dalawa. Clarification, kung anong gusto mangyari ng person na to sa inyong dalawa. Possible na kailangan pa nito ng time para magkaroon siya ng freedom to choose sa mga priorities niya or multiple priorities. Kasi para bang hindi niya pa alam eh kung ano yung pipiliin niya. Kung ano yung choices niya sa buhay, ganyan. Ano pa? Anong gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Healing. And also, forgive niyo na yung isa't isa, ganyan. Yung wala nang gantihan, yung ganyan. Yung meron ng harmony, ma-relax yung isipan nyo, and wala nang bitterness sa puso nyo, ganyan. Ano pa? Anong gusto nyo mangyari sa inyong dalawa? Success?
So, pinapipray niya to guys, na parang sinusuko niya yung mga nais niya mangyari, no? Sa universe, parang ganyan. Taintim yung pananalig niya. Na mangyari yung nais niya mangyari, which is magkaroon ng success, magtagumpay siya sa goal niya. Para bang hawak-hawak niya, possible to see yung goal niya dito na mag-succeed siya. And nag-focus talaga siya guys, no? Sa kahilingan niya, no? Sa pagmamanifest niya, pagmamanifest ng mga ganito energy with the Queen of Cups and the Queen of Wands. Na mag-succeed yung connection niyo. No pa. Anong goal niya dito? Anong purpose niya? To love you. To be with you. To love you, to be with you. Ano gusto mong mangyari sa inyo ng person mo? Mag-antay kung kailan open yung person mo na magkaroon na ng communication sa inyong dalawa, kung kailan hindi na to bitter, kung kailan hindi na siya cold, kung kailan madali siyang kausap na, yung gano'n. May clarification kung anong gusto mong mangyari sa inyo ng person mo. What we have here is Six of Swords. Lumipat. Kung gusto may lumipat sa tirahan ng person mo. King of Pentacles. Gusto mo lumipat sa tirahan ng person mo. Ano pa? Yan talaga eh. Lumipat sa tirahan ng person mo. I-message yung person or magkaroon na ng communication to sa inyong dalawa. So, parang nakahanda ka na dito. Magkaroon ng communication. Or, handa ka na pag nag-message yung person mo, ay nakahanda ka na, no? Gusto mo lumipat or kaya ay gusto mo i-message yung person mo. Gusto mo lumipat sa kung saan nakatira yung person mo. And, magsama na kayong dalawa. You will live happily ever after. Yeah. Happily ever after. Together. Next move ng person mo towards you. May proposal to. And also, we have here this. Ano pa tong isa? Long-term relationship, guys. As you see, with the Seven of Wands here, nagpe-prepare na tong person mo. Nakahanda na to. Proposal or kaya ay mag-offer ng cup of love to show you na mahal ka niya. Nakahanda na siyang, naka-organize na. Na gusto niya dito mangyari is magkatotoo na yung imagination niya, yung mga in-imagine niya. Possible mahilig mag-imagine to. Yung images, yung parang scene sa isip niya, no? Na a happy life with you, na magkaroon ng reconciliation, union, or reunion kung past person mo, and a long-term relationship with you, or nag-aayos na to ng bahay niya para magsama kayong dalawa. So, see? Nag-aarrange siya sana ng bahay niya or kayo naka-organize yung bahay niya, no? Dahil i-welcome ka niya, no? Or kaya ay nakahanda na to, no? Naka-organize niya yung lahat-lahat. Dahil gusto niya makasama ka sa iisang tahanan. Yung ganyan, maging isa na kayo. Maging couple or partner in life. Yung ganyan, maging partner kanya in life. You know. And magkaroon na ng completion. You will be together. You will meet. Kung nag-meet na kayo dati or nagsama na kayo dati. Gusto niya
makita kang muli and magsama na kayo dalawa. Ayun, yun ang gusto mangyari ng person mo. Yun yung next move niya. So, let's see kung ano yung magiging possible outcome, no? Ano kaya ang magiging possible outcome dito? Universe connection nila. Dalawa. Okay, we have here. Yeah. A long-term relationship. And completion. Magkatotoo yung ini-imagine ng person mo dito. Karoon ng long-term, stable relationship, union. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. Pero po ninyo kalimutan i-click ang bell button. Then, sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaka-resonate sa reading nito.